Okay mga guys, may bago tayong dating dito na electric motor. Mag-unboxing naman tayo dito ng electric motor ngayon. Tingnan natin oh. 100% copper wire. YC90. Yan. Ang bigat niya ay 14 kilos. 16 to 14. Tingnan natin. Mabigat ba to? Okay guys, so ito, mapapansin natin, nasanay tayo sa electric motor dati. Nung malalaki yung box, ito makitid oh. Kasi yung box natin dati, nung electric motor, pati yung nanay isa. Pakita natin sa ating mga viewer. So dati kasi, nasanay kami sa box ng electric motor na malalaki. So ito, copper pa guys. Ito, ganito kalaki oh. Ayan guys, tingnan nyo naman. Ayan. So ito, ano lang to, aluminum. YC90. So nasanay kasi kami na ganito kalalaki ang box ng electric motor. Tingnan nyo, top view. May bintana pa to ah. So ito, ayan, isang dangkal. Ito, oh. May sobra pa sa dulo. So ngayon, titignan natin kung okay din ba itong, ano na to, electric motor na to. So mas modelo, so inaasahan natin dito, mas tipid. So mas tipid sana siya sa kuryente. Kahit 1.5 horsepower. Nakalagay ba sa kanya 1.5? Ayan. So YC90L. So consider 1.5. Ayan o, YC90L 1.5. Ayan, may nakalagay dito sa labas ng box 1.5, ayan, natatakpan pala. So unboxing na natin to mga guys. At eto na nga siya. Yan yung napaka-pogi oh. Whoop. Kilos. Oh, isa naman lagay mo. Ito namang isa. Nasa 18.5. O, oh, mga 19 kilos. So, ano lang naman. Mga lamang lang ng bagya ang bigat. So, hindi natin masasabi. Ito, puro bakal talaga. Pero ganun lang yung timbang, oh. Ito, kahit sink, mabigat siya. So, yun guys, yung mga timbang niya. Para malaman nyo lang kung ano ang kanyang bigat. Pansinin natin to mga guys. Parang makitid yung katawan, pero parang kasing laki lang din naman ng ano, ng dati. Pero ang pagkakaiba sa kanya mga guys, yung katawan niya oh, hindi na siya pundido. Iba kasi bakal na pundido. So ito, inaasahan natin mga guys. Ito lata. So ito, itong katawan na to, aluminyo. Aluminyo ba to? Zinc. Parang isang mga makina. Zinc. Ayan. Zinc guys, ayan. So inaasahan natin, pag uminit to, mabilis din niya mapapalamig. Oops, ito man oh. Ano ba to? Parang plastic ah, pero hindi, aluminyo to. Ito guys, lata. Okay, so kinabitan na natin ng kable. Ngayon yung capacitor niya, dalawa. So yung kabitan niya ng wire, ayan, dalawa rin. So testingin natin to. Papakuha tayo ng ano mga guys, pakuha tayo nung mga dating version natin ng electric motor. Okay? 1, 2, 3. Tara! Meron na tayong katabi kagad na dating version electric motor. So kung pagkukumpara natin, halos parehas lang siya ng laki ng katawan. Idikit nga natin bagya. Ayan o. Halos magkasing haba. Dito kasi, ang parang ayoko dito, malakas mag-init tong bakal. So saglit na under lang. So makapal kasi yung bakal niya, yung pagkapundido. So matagal siyang mapalamig nung kanyang blower. So may tendency masunog kagad. Ang pagkakaiba pa niyang isa pa. Ayun guys oh. Ito may oil sa loob dito. So kahit minsan mabasa siya kung gagamitin niyo siya sa power spray,
okay siya, hindi kagad papasukin yung bearing niya ng hindi ka mukha ng tubig. So hindi katulad dito mga guys, dito kadalasan talaga nagiging sira nito sa power spray pag pinasok ng tubig to. Minsan kasi hindi natin maiwasan yung biglang naispreyan, ganun. Pagka pinasok ng tubig, kakalawangin yung bearing, magiging maingay. So yan guys, oh, ang ganda. May oil seal siya sa loob. Tapos may palong siya. Andito yung ano niya. Yung dalawa, ito, capacitor niya. Okay mga guys, so ang una nating testing na gagawin dito. Uy, may nalaglag na dyan ah. Si Hercules, tsaka si Mendong. Oh. Mendong. Ang model nila parehas. YC, ito nyo guys ah. Ito ah. YC90L. Dito tingnan natin. YC90L. Oops, nakita ba? Ayan, YC90L. So una, tingnan natin kung sino malakas humigop ng kuryente dito. Tingnan natin kung ano yung dadaloy sa kanilang amperes. So pareha siyang 1.5 horsepower. Yung katawan nito, pareha silang copper dalawa. So guys, tignan natin kung sino yung malakas sa kanilang dalawa sa kuryente. Crazy! Ito may takip to guys. So nilagyan lang natin ng wire kaya nakahubad dyan. Okay, testingin natin. So, asa na isang extension natin? Ako na ngayon. So gagamitin natin yung clamp pang testing ng ating. So okay, ito muna testing natin mga guys kung ano ilang amperes papalo. Isaksak mo. Yan, maandar na oh. So ganito, minsan nakagiging problema natin dyan, umiingay eh. Kabit natin yung clamp. Yan yun guys, 2.5. Yan. 2.5 yung palo niya, 2.5 amperes. Ayan, nagbabago ba siya? 2.4. So, sa 2.5 na tayo. Okay. So, parehas to ha, parehas tong 1.5 horsepower. So, isa naman testingin natin. Pinutin natin to. Magsisiro. Pasak natin yung isa. Okay. Uy. Parang tahimik ng bagyo ah. Okay, sayo no. Parang kalahati ang matitipid yung kuryente dito ah. So parang mas matipid siya sa kuryente no. Ayan. Siya guys, mapalo lang ng 1.7 amperes. Ayan no. Imagine nyo guys, ito 2.5, ito 1.7. So masasabi natin na talaga na itong mga modelong electric motor natin na to, medyo matipid talaga siya sa ano, sa kuryente. Compare nyo dito sa bulky yung katawan. So may possible talaga na ano ba yan, sa rewind lang ba yan? Pero hindi eh. Kasi pag sinabi natin 1.5, bilang ang mga wire niyan eh. Ay model niya oh. YC90L. Meron din kasi ano nito, 1 horsepower. So maliit ng bagya diyan. Tingnan niyo mga motor niya guys oh. Halos magkasing haba lang din sila. Ayun. So mukha lang siyang maliit kasi ito medyo pit yung pit niya kaysa dito. Tsaka may ano to ah. Ano to? May certificate ng ISO 9001. Ayan guys. Ayan nyo. Imagine ninyo guys, 1.7 versus ayan natin itong isa. Saksak natin itong isa. Itong bakal yung katawan versus 2.4. Nakita nyo guys yung kanina sinaksak natin. Pumalo yung ano, pumalo yung starting capacitor nya. Kaya kung papatay-patay yung mga ganito nyo, malakas din sa kuryente. Tingnan nyo, papalo yung starting capacitor nya. Hop, doble mga guys. 4.8.
4.8 yung nakita nating starting capacitor na lumabas sa kanya. Dito sa isa, sa new model nating electric motor, yan natin ha, kung ano yung laki na lalabas na starting capacitor, yung hatak ng kuryente. 4.6. Compare nyo sa 4.8, 4.6. Isa pa. Uy, nag-6 yata yun ah. Isa pa nga, ulitin nga natin yun. Okay, tingnan natin ha. Ready. 3.7 tsaka 4.8. So sa pagdating sa starting capacitor, mababa pa rin man ito kumain ng kuryente, kumonsumo ng kuryente. So mga guys, ang nakita lang naman natin na medyo ayaw ko dito, pero okay na rin. Medyo payat yung ano, yung tornilyo niya kabitan ng kuryente compare nyo dito sa traditional nating electrical motor. Ayan. So ito guys, tinitingnan natin na yung stock, yung wala pa silang hatak. Wala pang hatak yung mga electric motor. Tinetesting natin kung gaano kalakas yung higop nila ng kuryente o yung pumapasok na kuryente sa kanila. So parang nananalo pa rin to ah. So mamaya tingnan natin pag humahatak na sila, nalagyan natin ng hatak, titingnan natin kung sino sa kanilang dalawa na parehas copper na 1.5 electric motor ang mananalo. Okay, balik tayo guys. Yung ano nga pala, RPM nila parehas lang din ha, 1,740 yung RPM nila. So ito man o, 1,000, asan ba? Ayun, 1,740. Okay mga guys, so balik tayo. Ayan, 1.9. So ayan, ayan, dito tayo sa copper nating bagong modelo. Sabitan na natin to. Ayan, nipigil natin mga guys. Tingnan natin kung ano babagsak yan. Pigil na pigil ko na to mga guys. Yan, umaamoy na. So average niya nasa 30. Nasa 30 siya. So dito naman tayo sa isa. Okay, so 2.6 kagad. Malakas to sa ano, medyo malakas sa kuryente. Ayan. So ayan, pinipilit natin pigilan mga guys. 3.4. Pigilin mo pa. Magandang dikit dyan sa ibabaw ha. 3.6. 3.5. 3.6. So sa 3.6 tayo. Okay mga guys, sa 3.6 tayo. So yun nga mga guys, so ito nung pinipigil natin ay 3.6 yung amperahe na hinihigop niyang kuryente. Yung sa isa naman ay 3.0. Ayan. So ito maganda to, may nalalantakip. Ay, natakpan na lang yan. So yun lang guys. So na laman natin, aray ko po mainit. Ayan, mainit pala talaga. Ayan guys, so totoong pigil natin yan, mainit. Nalaman natin talaga na medyo malakas na kuryente pala ito. 1 point something lang at 3 point something, pwede na rin. Pwede na yun guys. So pwede na yun guys. So nasa sa inyo na yun kung ano gusto nyo. Ito bakal o gawa sa pundido, ito gawa sa sink. Ayan, yung parang mga makina na natin yun, gawa sa sink. Ayan, sa laki naman niya, palagay ko hindi nagkakatalo yan. Sa rewind, parehas din yan. So ikot tayo, tingnan natin yung mga put nito. Ayan, so halos magkasing laki lang din sila. Oh, meron din tong ano, ISO 9001. Yung isa, oh, pareha siya. 9001.
Ano ba yung totoo dyan? Ayan guys, bahala na kayo ulit ito. So ito namang ano na to, ang pangalan nito ay Hercules, Taiwan daw to. So ito naman daw ay China na Mindong. Ayan. So guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung bibilin yung mga electric motor. So usually ginagamit nila to dito sa gilingan, yung mga bumibili, nakikita natin. Nagamit nila sa gilingan, sa power spray, sa jack pump, ayan. Dito kasi sa probinsya, yung uso pa, yung malalaking poso, jack pump. Ayan, hindi pa jetmatic kasi yung sa jack pump, kaya nilang humigop ng malalalim na ano, na balong ng tubig. Ayan mga guys. So ito yung modelo, ito yung nakasanayan na nating electric motor. So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to our channel and hitin nyo din ang bell button, okay? Para sa ating mga bagong video. So yun lamang, God bless and thank you all for watching.